Tumayo muna naman. At idadako na po sa ating pag-aaral, pakikinig ng banal salita natin, pinamalapain ni Jesus. Narito po, akin na po ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Greg Mascarenhas. Amen. Praise God. Praise the Lord po natin dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Tayo po'y manamahal, Montilla. Tayo po'y manalangin manamahal. Hingin po natin ang paggabay ng ating dakilang Diyos sa ating pong pag-aaral ng kayo pong banal salita. Umapagpala namin Diyos sa aming pinakamahal na Paisus, kami po ay nagpapasalamat muli malapay noon. Hallelujah. Sa ginito ang pulibing ito pinagkalob mo sa amin, na patuloy ka namin na napupurihan na pasalamatan. Salamat o Diyos, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa pangit na yung pinabatama, ang napakatabi sa presensya, malapay noon. Halos siya namin kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo, malapay noon. O Diyos, hallelujah, kami po ay nagsusumamot, nagpapakumbaba. Bisan pa, malapay noon, namin kami ng kapatawaran, sana yung pagkukulang pagkasala, malapay noon, sa mga kanasumpungan. O Diyos, hallelujah, ang dami pong ay mga puso, malapay sa pag-aaral ng balang salita, malapay noon, hallelujah. Sa ganakin, wala akong magagawa, masalam ko ng karunungan nagmula sa iyo. Ilagay mo sa aking malabi yung masalita, taglay po ang pag-iwan, kapangyarihan, pagpalain mo bawat sang narito. At sama-sama po namin pinapalayas lahat ng gawa ng kaway, demons of doubts and belief, cast out in the name of Jesus, cast out, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kayo po yung makaupo, manamahal, at tayo po yung mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. At bagong lahat, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuit, pagsamba po lahati, ay naukul lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Praise the Lord! Dobling paggalang po yung mahal sa ating beloved Prince in the Lord, sa ating beloved Pastor, Willis Tad Almeida, the end-time prophet of God. At yun po yung mahal, ating inalalamatot aral niniwan sa atin, ating beloved son Pastor, Lina si Almeida, sa kalamang beloved children, sa lahat po natin beloved co-workers, ating beloved preachers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya, maging sa kanya po mga mahal sa buhay, sa ating po mga minamahal na kapatiran, maging sa lahat po na ating mga minamahal na kapatiran mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayong dagat, na patuloy nanonood sa ating pumalagawain sa lugar na ito, minamahal, sa lahat po ng Praise the Lord, ating po mga baguhan, sa mga pagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Puro ating dakilang Diyos, minamahal, tayo po ay mag-aral ng kanyang banal salita, minamahal. Atin pong basahin, minamahal, ang unang Pedro 5:8. Ito po sa unang Pedro kapitulo 5, talatang 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Amen. Lahat tayo magsabi ng Praise the Lord. Lahat tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen. Praise the Lord. Puro ating dakilang Diyos sapagkat minamahal ang Diablo ay para tatakas sa atin. Kailangan malakas tayong magpuri sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Puro ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating beloved preacher Brother Lando. Ang Diyos po magpala sa kanya pong banal na salita minamahal. Ating pong paksa, mga namahal, watch and pray. Minamahal, yan pong ating tema, mga namahal. Sabagkat ang ating kalaban, sabi nga, mga namahal, na parang leon na umatungal. Amen? Kaya nga, tayo po ay talagang magbantay at manalangin sapagkat ang Diablo'y parang leon na umatungal. Ang hinahanap niya, yung mga Kristiyano na nagpapabaya sa kanilang kaligtasan. Amen. Nung kahapon nga, mga namahal, pag-akyat po namin sa banal na gawain doon sa Balaybay, pa-akyat ng ganyan. Pagliko kong ganyan, mga namahal, nakita ko na ang mga bata. Mga siguro mga edad 8 hanggang mga nagbibinata, mga namahal. Nakalinya sila. Mga namahal, nakalinya sila. Mga namahal, ano ang ginagawa nila? Maagang-maaga, mga namahal, na umalis kami. Mga namahal, papunta ng Balaybay sa ating banal gawain doon. Anong hawak nila? Cellphone. Amen? Sa daraanan, minang sa gilid, paket, mga namahal, mayroon din doon, nakaupo sa kalsada, sa gilid, mga namahal, ang hawak, cellphone. Naglalaro. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, sabi ng Biblia, huwag na tayong makiayon sa sanlibutan ito. Ang sabi ng Roma
12:2, pakibasa natin muna upang mapatunayan ng tayo po ay sige po, basahin dito po sa Roma, Kapitulo 12, talatang 2. At huwag kayong magsiayon sa salibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. That time, magsabi po sa Lord. Sabi nga, and be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind. Nagbabago ng ating isip. Baga, hindi na yung makamundong pag-iisip. Ang iniisip natin, minamahal, kung paano natin mapaluguran ang ating dakilang Diyos. Amen? Upang mapatunayan, sabi nga, minamahal, upang napatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung papatunayan natin yung mabuti na maging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Minamahal, kaya nga tayo magbantay. At tayo rin po ang tagapagbantay, minamahal, sa atin pong nakikita. Amen? Upang paalalahanan at hindi siya mapahamak, minamahal, mapunta sa dagat-dagat ang apoy, minamahal, sapagkat nakikita natin ngayon, minamahal, ang diablo'y nakapasok na, minamahal, sa bawat Kristiyano na mamalamig na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya nga magbantay tayo eh. Huwag natin hayaan mga anak natin, paggising pa lang ng umaga, makikita mo naman lalabas na bahay, minamahal, hawak-hawak ang cellphone, minamahal, kahit naglalakad, minamahal, nakikita mo, minamahal, halos mabunggo na siya, minamahal, naroon pa rin, ayaw bitawan, minamahal, ayaw tumingin sa daraanan, minamahal. Ganun na po nabihag ang tao. Amen? Kasama na po dyan ang mga Kristiyano na mga bata, minamahal. Basahin po natin Ezekiel 33:7-9. Dito po sa Ezekiel chapter 33:7-9. Sa gayon ikaw, anak ng tao, ay nilagay ko na bantay sa sambayan ni Israel. Kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, o masamang tao, ikay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad, ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasating ko sa inyong kamay. Gayon may kung iyong bigyan alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Amen. Amen. At tayo magsabi ng praise the Lord. Mga namahal, sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 4:16 at 17. Mga namahal, kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Mga namahal, kaming mga mangaral, di baling magalit kayo sa amin. Kaya nga pinapaulit-ulit ng iyo po mga mangaral ng paalala. Amen? Upang hindi tayo mapahamak. Amen? Na tayo magsabi sa Lord. Nagpapaalala tayo. Sapagkat, minamahal, mayroon na po talagang nabihag sa araw-araw ng kanyang buhay. Minamahal, nandun na nakapukos. Minamahal, alam niyo po, nasilo na po ng Diablo yung mga nagsisigawa ng ganyan. Sabi nga sa 17 ng Galacia, minamahal, 4:17, may nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit, ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Amen? Mayroon po mga namahal, oh, si ganito, si preacher na ganito. Minamahal, eh, ganun ang pangaral niya. Bakit ganun-ganun? Minamahal, eh, mamaya, nabihag ka na rin. Amen? Tapos, sa akala mo, minamahal, nikiisa ka na, mamaya, minamahal, eh, para manumal first God, mahiwalay ka pala sa ating dakilang Diyos. Ang tignan mo, minamahal, yung mabubuti. Amen? Lahat tayo magsabi sa Lord. Yung mga pangangaral, manumal first God, na katotohanan, sapagkat ang katotohanan, ito po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Lahat mo tayo magsabi sa Lord. Kaya nga, sabi, tayo po ay inilagay na bantay ng ating dakilang Diyos. Amen?
O tayo mga magulang, nakikita natin ating mga anak, winimahal, pinapaalalahan na natin sila. Eh kung makinig sila, praise the Lord, mayroon silang kaligtasan. Eh pag hindi sila makinig, patuloy pa rin, winimahal. Eh patuloy naman tayong makulit na nagpapaalala sa kanila. Amen? Eh kung hindi pa rin sila makinig, winimahal, eh mapahamak man ang kalang kaluluwa, ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Ngunit pag hindi pinabayaan mo, sabi nga ng Ezekiel, winimahal, pinabayaan mo, parang baliwala sa'yo. Winimahal, araw-araw lang yung anak nandun na lang, halos hindi mo na mautusan, winimahal, parang baliwa pa rin sa'yo, winimahal. Parang baliwala sa'yo, nakikita mo yung mga anak mo, winimahal, parang baliwala sa'yo, winimahal, pagdating ng rapture, sisaya sa atin ang Diyos, sa iyong dugo, ang kanyang, bless God, buhay. Amen? Lahat tayo magsabi sa Lord, kung siya man may mamatay, winimahal, manumahal, hindi mo pinaalalahanan. Sabi ni Angelica Simbrano, malapan, di ba? Sabi mo, ang kaharian ng langit, manumahal, ay naukol sa mga bata. Manumahal, alam niyo po, ang sabi ng malapay nun, pinakita sa screen, bak sila ay may karapatan na ding pumili. Sabi ng ating malapay nun, kung saan nila gusto. Pinakita, manumahal, yung mga pinapanunod, yung mga Doraemon, mga panuuri na cartoons, manumahal, yung pangapagsisilpon, manumahal, na walang sawa naglalaro, manumahal. Pinakita ng malapay noon, kaya may rakuran na silang karapatang pumili kung ano ang gusto nila. Amen? Na tayo magsabi sa Lord. Kaya nga, wala tayong may dahilan, manumahal. Kundi po natin pilitin ang ating mga anak, magpuri sa Diyos, manumahal. Kami po, na yung mga pong mga manggagawa, nagpaalala lang naman kami sa inyo. Amen? E kaya nga, minsan, tinatamaan ako ni Brother Greg, manamal hindi po. At nagagalit kayo sa amin, manamal. Nagagalit kayo sa inyo yung pong mga mangaral, manamal. Hindi po. Nais po namin kayo iligtas. Amen? Nais po tayong maligtas lahat, manamal. Maging kami, na manamal, praise God, sapagkat kami nga po, manamal, praise God, ay tinalaga ng Diyos upang kami po'y magturo, manumahal, ng katotohanan sapagkat nais ng Diyos na ang tao ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo magsabi po sa Lord. Kaya nga sabi ng Colossians 4:2, continue in praying and watch in the same with thanksgiving. Continue in praying at magbantay and watch, manumahal, God, in the same with thanksgiving, na mayroong pagsasalamat. Kaya nga ito, manumahal, itong pagdalo natin, minamahal, ito po'y continuous na pananalangin natin. Nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Nagbabantay tayo sa ating kaligtasan. Kaya nga, minamahal, pag hindi po tayo dumadalo, minamahal, hindi tayo nagbabantay ng ating kaligtasan. Amen? Eh, wala naman tayong ginagawa sa ating tahanan. Minamahal, samantalang may pagkakataon tayo na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, mabantayan natin ang kaligtasan sapagkat ang pagbabantay ng kaligtasan, nagpupuno tayo ng Espiritu ng Diyos, minamahal, God, sa ating pong katawan, minamahal. Pinupuno natin ng langis, minamahal, God, ang ating masisidlan. Amen? Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Purihin ating dakilang Diyos, sabi po ng Episo, basahin po natin, minamahal, be strong in the Lord and the power of His might. Manamahal, Prisket, kailangan po natin manalangin at Prisket, na may daing, manamahal, upang makamtad po natin yung kalakasan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Basahin po natin sa Episo 6:18 at 16, manamahal. Dito po sa Episo Kapitulo 6, talatang 18 at balik ng 16. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. 16, bukod dito, taglayin ninyo ang karasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suluigi ng masama. Amen. Amen. Let them magsabi ng praise the Lord. O Episo 18 at 16, manamahal, sabi dito sa una, sa 18, bring always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Minamahal, God. Kaya nga, minamahal, sinabi dito, minamahal, manalangin ng panalangin sa pamagitan, minamahal, God, ng daing, minamahal, at mayroong katyagaan sa lahat ng mga banal, patungkol sa lahat ng mga banal. Ibig sabihin, minamahal, mayroong pagkakaisa.
ng mga banal na nagpupuri sa Diyos, minimal with God, na mayroong pagpumiga, pinipiga, minimal yung puso, minimal with God, para maramdaman ang espiritu ng ating dakilang Diyos. Sabi ng 16, minimal, o sa 10 pala, minimal, sa 10, kaya sabi niya, finally, my beloved brethren, be strong in the Lord and in the power of His might, minimal with God. Ito yung pag tayo nagpumilit, minimal with God, na pigain natin ating puso, maramdaman natin ang espiritu ng Diyos, minimal, tayo po ay lumalakas sa kapangyarihan ng kalakasan ng ating pinakamahal na Paisos. Na tayo mag-sabi sa Lord. Puro nating dakilang Diyos, kaya naman na mahal, sa Kanya tayo kumukuha, minimal, ng kalakasan na mula sa ating pinakamahal na Paisos. Amen. Na tayo muna ay mag-sabi ng praise the Lord. Sabi ng banal kasulatan, watch and pray that ye enter not into temptation. Kaya naman na mahal, para hindi daw makapasok ang temptation, ang tukso, minamahal, kailangan po, minamahal, manalangin, magbantay, umagpuyat, minamahal sa God. Kaya nga, minamahal, mayroon tayong pagpupuyat. Amen? Mayroon tayong overnight prayer. Minamahal, o kung minamahal, yung mga kapatiran, mayroon silang panalangin sa gabi. Minamahal, kami man po yung mga gagawa, minamahal, kami umaga, hanggang mamaya, hapon, hanggang gabi. Ganun kami mga namahal. Ang mga kapatiran naman, umaga at gabi. Amen? Yan po'y pagbabantay para sa kaligtasan. Amen? Lahat muna tayo magsabi po sa Lord. Kaya mga namahal, basahin po natin sa Mateo 26, talatay 41. Dito po sa Mateo chapter 26, verse 41, kayo magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay maibig, datapat mahina ang laman. Amen. Amen. At tayo mag-sample sa Lord. Kaya kami ni mahal, kailangan natin ito manalangin, magpuyat, o magbantay ng ating kaligtasan, may ni mahal. Tingnan mo, may ni mahal, para hindi daw makapasok ang tukso. Sapagkat ang kalaban natin is like a roaring lion, may ni mahal, katulad ng leon na umatungal, naghahanap ng kanyang masisila, may namahal. Gusto niya tayong bihagin. Alam niyo po ang leon, may namahal, hindi po yung karakadakaso mo, kung namahal, mabilis na takbuhin ka. Sabagat pag mabilis kang takbuhin, nakita mo na siya, may namahal, may namahal, makakaiwas ka. Ang leon, dahan-dahan. Nakita ko kasi sa YouTube, may namahal, yung mga leon, pag umatake sila, dahan-dahan, hanggang talagang ayaw nila magpakita sa gusto nilang bihagin na mga kakainin nila, lapain nila, mga namahal. Dahan-dahan silang lumalapit. Ganon po sila, mga namahal. Ganon din po, mga namahal, dahan-dahan ang mga Kristiyano, mga namahal, aatakihin sa pamamagitan, mga namahal, ng kanyang taktika na mawabuti sa paningin natin. Amen? Doon pala, mga namahal, sa mabuting sa paningin natin, mga namahal, dahan-dahan na tayo, mga namahal, na doon na pala tayo nabihag ng leon na umaatungal. Amen? Lahat tayo magsalam sa praise the Lord. Kaya pagkat may namahal, marami po na, ngayon may namahal, nabihag na sa tukso. Amen? Nakita po natin. Kaya nga, paalala po, paalalahanan natin, ating mga anak, mga children's choir, mga awit, may namahal, mga anak natin, mga bata, may isip na, dalhin natin dito sa harapan. Minamahal, upang matuto silang magpuri, sabi ng Biblia, turuan mo ang mga bata sa dapat nilang lakaran upang sila'y tumanda. Minamahal, hindi nila hihiwalayan ang turo na nagmula sa ating dakilang Diyos. Amen? Tingnan mo ang mga bata habang nagpipis kami dito, minamahal. Nandun naman sila doon sa may labas, nagsisilpon ang iba. Paano nila maunawaan ang salita ng Diyos? Paano sila magkaroon ng takot, minamahal, praise God, para makasunod sila sa kalooban ng Diyos? Amen? Sapagkat hindi sila nakarinig ng ebanghelyo ng ating malapay noon. Amen? Papunta na lamang sila sa pagkapahamak, minamahal. Hindi pa narinal na pakinggan, minamahal, ang paalala ng ating dakilang Diyos upang sila ay maghanda sa nalapit na pagbabalik ng ating pinakamahal pa, Jesus. Malapit na, minamahal, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, nasa pintuan na nga. Pag nakikita nyo ang mga bagay na ito na nariwa, minamahal, ang mga nangyayari sa daigdig na ito, nasa pintuan na ang ating dakilang Diyos. Kaya nga tayo magbantay, sabi ng Biblia, manalangin, minamahal,
upang hindi tayo mapahiya sa harapan ng ating pinakamahal na Paesos. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. May namahal, sabi po ng mga kasulatan, may namahal upang tayo makatayo sa harapan ng Diyos. May namahal hindi tayo mapahiya. May namahal kailangan po natin bantayan ang ating kaligtasan. Sa Lucas 21:36. Ito po sa Lucas kapitulo 21 talatang 36, datapot magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Amen. Let tayo magsabi po sa Lord. Minamahal, tunay nga minamahal, ang sabi sa talatang ito, kailangan po natin bantayan talagang maigi ang ating pong ang ating pong mga kaligtasan upang sabi nga kamtin natin ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. Minamahal, para makatak hindi tayo mapasama doon sa mangyayari sa daigdig na ito, makatakas tayo doon. Minamahal, hindi tayo matsama doon sa mga pirsang tatakan ng 666. Minamahal, sapagkat pag naiwan tayo, minamahal, sa ayaw at sa gusto mo, minamahal, pag ikaw, minamahal, ay nahuli na nila, minamahal, hindi karakadaka na ikaw ipapatayin, minamahal, kundi papahirapan ka muna, minamahal, hanggang itanggi mo ang iyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos, sapagkat nais ng Diablo, minamahal, sumila, minamahal, madala niya ang tao doon sa kanyang kaharian, doon sa impyerno. Yun ang nais ng Diablo, minamahal. Kaya nga minansabi ng ating mga pastor, pag naiwan tayo sa rapture, minamahal, 1% lang ang ating kaligtasan. Lahat tayo muna magsabi ng praise the Lord. Kaya nga minamahal, sabi ng paalala sa atin, minamahal, magsidaing upang kamtin nyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na darating upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Minamahal, kung pabayaan natin yung dakilang kaligtasan na ipinangusap sa atin ng ating dakilang Diyos sa umagitan ng mga dakilang bagay, minamahal, na ipinakita na sa atin ng malapay noon. Pakipatay na lang po. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Minamahal, kamuntik na ako. Ngunit hindi. Galit na yung kaaway. Tinutuon na niya. Amen. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Minamahal, tuloy natin. Hindi po yun hadlang. Nais lahat ng tayong is-distract ng kaaway. Sapagkat, minamahal, kailangan natin bantayang maigi ang ating kaligtasan. Gusto niya, minamahal, hindi po tayo makaunawa sa salita ng Diyos para tayo mabihag ng kaaway, minamahal, at magwagi siya at tayo po idalhin niya dun sa kanyang kaharian, minamahal. Ngunit sa atin, nakikinig, sabi ng Biblia, ang mga matatalinong Kristiyano, minamahal, laging nandun ang kanilang pananabik, minamahal, mapakinggan ang mga reminders ng ating pinakamahal na Paesos. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, minamahal, upang tayo makatayo sa anak ng tao sa harapan ng ating dakilang Diyos, kailangan po natin, minamahal, bantayang maigi ang ating kaligtasan. Amen? Bantayan, minamahal, sa bawat araw at oras ng ating buhay, minamahal, tayo ba'y naging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Paglabas mo pa lang sa iyong tahanan, makita mo yung sarili, minamahal. Di ba? Minsan sa atin, tama ba itong aking suot? Makakalugod kaya sa ating malapay noon? Amen? Amen! Kaya minamahal, o kaya minamahal, ito bang gagawin ko na ito, maging makakalugod sa malapay noon? Ganun po, minamahal, praise God, ang pagbabantay ng kaligtasan. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Puri ating dakilang Diyos, minamahal, tayo po, minamahal, ay manalangin, sapagkat minamahal, hindi natin alam ang oras, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Katulad po yan ng magnanakaw sa binang Biblia, minamahal. Huwag natin gayahin yung masamang alipin sa binang Biblia, minamahal, na sabi niya, magtatagal pa ang aking Panginoon. Amen? Ganun po yung masamang alipin, hindi nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Ganun po mga Kristiyano, minamahal. Binabaliwala nila mga reminders ng ating dakilang Diyos. Ang pangungusap ng malapay noon sa kanila, binabaliwala, mga minamahal. Sabi nila, pag dyan na, pag may mga hudyat na, may mga hudyat na, minamahal, sabi nga, when repentance is too late. Pag, minamahal, magsisika, huli na, minamahal, wala na.
Amen. Habang tayo po ay may lakas, mayroon tayong manamal talagang buhay, manamal, gawin na natin samantalang araw, sabi ng Biblia. Amen. Lahat tayo magsama ng Praise the Lord. Manamal, basahin po natin sa Mateo 24:42-51. Dito po sa Mateo chapter 24:42-51, sabi po, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Mapalad yung aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapat kung ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsisimulang bubugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama sa kanyang bahagi sa mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Amen. Amen. The time of sabi ng Praise the Lord. Sabi po ng Mateo 24:20, Manamal, but pray that your flight be not in the winter or nor the Sabbath day, neither on the Sabbath day. Manamal, was God. Nawa, madatnan tayo ng Diyos sa panahon na hindi taglamig o sa panahon na tayo nanlalamig. Manamal, o kaya sa panahon ng Sabbath, sabi ng Biblia, panahon na tayo nagpapahinga. Minimal, sa paglilingkod. O kaya panahon, minimal, na nandun tayo, minimal, God, hindi natin, minimal, God, pinapahalagan ang ating pong paglilingkod. Minimal, wag nawa, katulad po ng masamang alipin, magtatagal pa ang aking Panginoon. Amen? Sabi ng iba, matagal pa. Lagi nang sinasabi, minimal, kahit matagal pa ang pagbabalik ng Diyos, ngunit ang puso mo tumalikod na sa Diyos, paano ka magkaroon ng buhay na walanggan? Amen? Kailangan ang puso mo, manamal, patuloy na umiibig sa ating pinakamahal na Paisos. Huwag po nating gayain katulad po ng aliping ito na masama, manamal. Magtatagal pa ang aking Panginoon, sabi niyo, manamal. At magsimula siyang gumawa pa ng mga hindi kaaya-ayas, manamal, na hindi kalooban ng Diyos, manamal. Sabi nga, minimal, sa 50, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya lalaman. Minimal, ang nasang kakilakilabot, minimal, sa 51, sinabi, at siya'y babaakin at isama ang kanyang bahagi sa mga pagpaimbabaw, doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng ngipin. Minimal, doon pa lang sana naglingkod na ako ng nagpakainit na ako sa paglilingkod. Sana pinakinggan ko ang aking magulang, minamahal, na nagpapaalala sa akin, minamahal, na hindi na ako titigilan ko na itong kalalaro ko na ito ng cellphone. Sana nagpuri na ako sa malapay noon. Sana nagbigay na ako ng panahon para sa Diyos, minamahal. Magsisi, minamahal, huli na. Kaya nga yung si mayaman sa banal kasulatan, sabi niya nagmamakaawa siya, itubog ang dalili ni Lazaro sa tubig at kahit kaunti lang na lamig maramdaman niya, minimal, ngunit sabi ni Amang Abraham, minimal, hindi na maaari. Amen? O tignan mo, minimal, kailan pa, minimal, samantalang may pagkakataon tayo, minimal, patuloy po natin, minimal, ganapin kung ano yung kalooban ng Ama natin sa langit. Lagi nating hingiin sa ating malapay noon
kahabagan tayo ng ating pinakamahal na Paisos. Lahat tayo muna magsabi ng praise the Lord. Pinag-iingat tayo ng ating dakilang Diyos sapagkat may namahal. Pag nakikita ninyo ang mga bagay na ito, sabi ng balakasulatan, nasa pintuan na nga. Nasa pintuan na ang ating dakilang Diyos. May namahal. Nasa pintuan ng ating malapay. Basahin po natin dito po sa Marcos 13:23 talon sa 28 minimal hanggang 37. Dito po sa Marcos kapitulo 3, kabanatang 3. Kapitulo 3 talatang 13. Di 23 talon sa 28. 23 talon sa 28. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya at sinabi sa kanila, sa mga talinghaga, paanong mapapalabas? Marcos? Marcos 13. Marcos 13, kapitulo 23. Talos. Na dapat mangag-ingat kayo. Narito, ipinagpapauna ko ng sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. 28. Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Pagka nangakita ninyo mangyari mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Amen. Amen. Let tayo magsabi ng praise the Lord. Mga mahal, ito po ay pinapaalala sa atin ng ating malapay Jesus. Sapagkat sabi nga sa talatang ito, sabi ng 23, datapwat mag-ingat kayo. Narito yung pinagpapauna ko ng sinasabi sa inyo na ang lahat ng mga bagay, minimal, pinagpapauna ko ng sinasabi sa inyo, sabi ng ating malapay Jesus, ang lahat ng mga bagay na ito, minimal na mangyayari. Sabi nga sa 28, manaman, sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman nyo na malapit na ang tag-araw. Pag nakikita nyo nananariwa, manaman sa God, ganun din po ang panahon po natin, nananariwa ang kasaganahan ng katampalasanan at ang mga tanda ay nakikita natin, Manals God, nang sinabi ng ating dakilang Diyos ang mga mangyayari sa daigdig na ito, ito ba'y mapalatandaan na malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at ang sinabi ng balakasulatan na sa pintuan na ang ating pinakamahal pa Jesus. Lahat tayo muna'y magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, gayon din naman kayo pagka nakita ninyo na nangyari na ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na nasa pintuan na nga. Amen? Sabi ng number 37, talo na lang natin sa 36, minamahal, mga puyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalaman kung kailan paparito ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa tanghali o sa gabi o sa pagtilawak ng manok o sa umaga, baka biglang pumarito at kayo mga naratnang natutulog. At sinasabi ko sa inyo, at sinasabi ko sa lahat, mga puyat kayo. Lahat tayo magsabi po sa Lord. Mga na mahal, magbantay tayo ng ating kanya-kanyang kaligtasan. At magpaalala rin tayo, mga na mahal, sa ating nakikita. Amen? Na nangyayari sa daigdig na ito, i-remind natin sa ating mga anak. Anak, hindi kalooban niya ng malapay noon. Anak, magpuri ka sa malapay noon. Amen? Kami po'y nag-remind, pati yung mga anak namin, minamahal. Talagang pagtutulog-tulog, minamahal, nandun, bakit maingay ang magulang minsan? Amen? Maingay yung mama, maingay yung papa, minamahal. Bakit? Dahil nire-remind, amen? Nire-remind upang magising, amen? Sa pagkatulog. Minsan natutulog ang pananampalataya ang mga bata, oh, minamahal. Amen? Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Minamahal. Anong sinabi ng banal kasulatan, minamahal? Nasa pintuan na ang ating dakilang Diyos at masdan po natin, minamahal. Pag malayo ka pa sa pintuan, minamahal, bubuksan na ang ating dakilang Diyos ang pintuan. Pag malayo ka, tatakbo ka ng malayo, minamahal. Gusto mo makapasok sa pintuan. Pag malayo ka, pag nagsara ng pintuan, minamahal, hindi ka na makakapasok. Ngunit kung ikaw ay malapit, minamahal, nasa pintuan ng ating dakilang Diyos, malapit ka sa pintuan.
pagbukas ng ating mga Panginoon, tatakbo ka kaagad, papasok doon sa pintuan, minamal sapagkat nais mong makapiling ang ating dakilang Diyos. Amen? Lahat tayo mag-serve sa Lord. Kaya kung malayo ka pa, katulad ng alipin, minamahal, na sinasabi, matagal pa ang aking Panginoon, lumayo muna siya. Wala pagbalik niya, wala na siyang maratnan. Amen? Katulad po yun ang sampung dalaga. Amen? Basahin po natin, minamahal, dito po sa Mateo. Minamahal, Mateo 25:11-13. Talon na lang po natin doon. Dito po sa Mateo chapter 25, verse 11 up to 13, sabi po, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapot sumagot siya at sinabi, katotohanang sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras. Amen. At tayo magsabi ng Praise the Lord. Reminders, lagi magbantay, magpuyat. Amen. Magbantay tayo, minamahal, sapagkat hindi na lang natin nalalaman ang oras o araw ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Hinalintulad, minamahal, lagi nating nire-remind yung talatang ito ng Mateo 25. Halos ito po ay memory verse na natin. Amen. Mula 1 hanggang sa talatang ito, minamahal, ng 12 hanggang 13, minamahal, nire-remind lagi natin. Bakit, minamahal, kailangan natin, minamahal, lagi, minamahal, magbantay sa ating kaligtasan. Alam niyo yung matatalinong dalaga dito, minamahal? Punong-puno sila ng langis kanilang mga lalagyan. Kaya nga, minamahal, ang ilawan nila'y nagliliwanag. Amen? Kailangan ang Kristiyano punong-puno siya ng langis. Amen? Kahit punong-puno ka na ng langis, minamahal, kailangan mo pa rin mag-imbak para may kasiguraduhan. Amen? Kahit ilang mga galons o containers, minamahal, bubuhatin mo. Kahit mahirapan ka, minamahal, sa pagbubuhat ng mga langis na yan, minamahal, para, minamahal, sa paghahanda, minamahal, para hindi ka maubusan. Amen? Dibaling mahirapan ka, ganun sa paglilingkod. Dibaling mahirapan ka. Amen? Basta tiyak naman ang iyong kaligtasan. Hindi katulad ng limang dalaga, minamahal. Dibaling kulang, o kaya, minamahal, dibaling galit, minamahal, nagbabawalang bahala sila. Minamahal, sabi nila, nung kumatok sila sa pintuan, tok, 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 hindi ko kayo nakikilala. Late na sila, minamahal. Late na sila sa tipanan. Bago sila dumating, sarado na ang pintuan. Malayo pa ka sila sa pintuan. Ang sabi ng Biblia, kung nasa pintuan ng ating dakilang Diyos, kailangan lumapit ka na sa pintuan. Amen? Na tayo magsabi ng Praise the Lord. Sabi po ng Balang Kasulatan, minamahal, ng 2 Peter 3:9, minamahal, hindi mapagpaliban ang pangako ng Diyos na gaya ng ipinagpapaliban ng iba. Minamahal. Siya ay mapagpahinod sa atin, minamahal. Ayaw niya na mapahamak ang bawat isa sa atin, kundi lahat ay magsisi. Yan po yung nais ng Diyos. Kung bakit lagi tayong pinapaalalahanan ng kanyang banal na salita, tuwing tayo nangangaral ng ebanghelyo ng ating malapain, walang ibang pinapaalala sa atin, kundi tayo, minamahal, ay mag-impok ng mabubuti para sa buhay na walang gan. Amen? Basahin po natin, minamahal, sa huling talata, 2 Peter 3:9-14. Dito po sa 2 Pedro Kapitulo 3, talata 9-14, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Jeez, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na sa kalangitan sa araw na iyan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Anong anyo ng mga pagkatao nararapat sa inyo sa banal na pumumuhay at pagkamaawain na ating inihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos?
dahil dito, ang kasangsang kalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. At tayo magsabi ng malakas na praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, manamahal. Kaya nga, ito po, manamahal, praise God, ay paalala sa atin ng ating mahal pa Jesus, manamahal. Sabi ng mga kasulatan, manamahal, ang lahat ng bagay na ating nakikita, ito po ay magwawakas. Manamahal. Magwawakas light na ito, manamahal. At ang sabi, manamahal, ng mga kasulatan, ito po ay pupugnawin ng matinding init, manamahal. Ang dito sa lupa'y masusunog sa matinding init, manamahal. Sabi nga ng ating malapay Jesus, walang bato sa kanyang kapwa bato na may iwan, matitira. Sabagat sinabi ng mga alagad, napakaganda ng mga gusali, malapay noon. Sabi ng mga alagad, sabi ng ating malapay noon, walang bato sa kapwa niya bato na matitira. Alam niyo po, manamahal, ang daigdig na ito'y pupugnawin ng matinding init, sabi ng Biblia. Amen? Sabi po nga, manamahal, sa talatang ito, manamahal, sa 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito'y mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa mga banal na pamumuhay at pagkamauin? Ano ngang anyo ng ating pagkatao sa magitan ng ating buhay, manamahal? Ano ang pwede nating gawin sa ating buhay, minimal? Samantalang sinabi ng mga kasulatan, ang mangyayari na ito sa taigdig, minimal, ay mapupugnaw na matinding init, minimal. Ano nga ang pwede mong ipamuhay sa taigdig na ito, minimal, bilang Kristiyano, minimal? Ano ang dapat mong gawin, minimal? Samantalang sinabi ng mga kasulatan, nasa pintuan na ang ating dakilang Diyos. Lalayo ka pa ba sa malapay noon o lalapit ka na sa pintuan? Amen? Hindi mo papapahalagahan, minamahal, yung mga reminders sa iyo ng ating dakilang Diyos na magbalik loob ka na sa paglilingkod sa malapay noon. Magpakaningas ka na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sapagkat, minamahal, nakakatakot, minamahal, praise God, pag tayo po'y masama sa matinding init, pupugnawin ng ating dakilang Diyos ang daigdig na ito. Mapapasama ang lahat ng may iwan sa rapture, minamahal. Magsisi na, huli na. Amen? Kaya nga sabi ng 14, kaya nga mga minamahal, yamang nagsipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan at walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Ito po ang ating pagsikapan. Lagi ko nga sinasabi, hindi po natin kaya kung wala ang ating dakilang Diyos. Kaya natin, minamahal, pag nandyan ang malapay noon. Pag lagi tayong lumalapit sa ating dakilang Diyos, minamahal, siya ang ating lakas. Siya ang ating kapangyarihan, minamahal. Amen? Magagawa natin ang lahat ng bagay sapagkat mayroong nagpapalakas sa atin pag tayo lumalapit sa Kanya. Amen? Ngunit kung tayo lalayo sa Kanya, sinong tutulong sa atin? Wala tayong maasahan sapagkat nanggagaling ang kaligtasan sa ating malapay Jesus. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord.